Welcome to my channel. So guys, sa video na ito magkakapit tayo ng S-bracket sa XRM125 natin. So ito, Motaro pang Raider 150, Polito-T 14T, 428, 132L. So yun guys, kasi yung hub natin dito eh nakaano na, naka pang Raider 150 na tayo guys. So yun, so dito tayo sa motor ha. So bali yung sprocket engine nito, ito yung pa rin yung gagamitin natin kasi yung binili natin pang Raider to hindi yung papasok dito sa XRM125 natin. So baka nabaklasin natin. Siyempre guys, sa bago pa sa channel ko, sana naman, baka naman pwede makahingi ng isang subscribe, like and share. Pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin i-upload. So guys, magkakabit tayo nito para medyo astig naman tignan yung sprocket natin. Hindi pa rin ito plain lang. So lalandahin natin ng konti. So ito na guys, medyo matulis na rin itong sprocket natin. Kadena natin, masyadong lawlaw na rin. Oh, kung napapansin nyo guys, lawlaw siya. Ilang beses na rin ako natanggalin ito kaya napag-isip akong palitan na rin. So ito, ganyan siya kata yung layo. So, bali ito yun guys, kintab. So, sobrang kintab nito ah, bago pa talaga. So, bali ito, hindi natin ito magagamit. Pang leader talaga kasi ito eh. Ito lang, kailangan natin yung kadena at saka itong support ito, sprocket nga. Guys, okay na. Kabit naman natin dito sa gulong ngayon. I-assemble na natin to. Bali itong kadena eh,
sukat natin kung gaano ba kataas yung dapat natin putulin. So yun na nga guys, kailangan natin putulan ng mga lima kapera. So ayan, putulan ko na guys, kailangan natin. So siyempre, bago ko siya sinukat eh, yung adjuster niya eh, sinagad ko muna pabalik. So wala yan. So ngayon, mag-aalis naman tayo ng papahigpit ulit. So ayan, parang mahigpit na yung kadena niya. Ayan. Tignan mo guys. Oh. Paano hanggang dito na lang video natin. Maraming salamat guys. Thank you for watching.